Para sa video na to, meron tayong props. Wow, okay. Ito na ba yung bago? Oo, ayun bago. Nabawal daw to PN. Pero actually, pwede daw to PN. Basta hindi lang masisira. Anong topic natin for the day? Yeah, so, welcome mga ka-RK dito sa video natin na ang pag-usapan natin ay loss aversion. Loss aversion. So, but bago natin i-discuss yan, magpupustahan muna tayo, Renzi. Sige, game. Okay. So, pipili ka sa dalawang game. Oh. Dalawang game. So, yung game number one, magtutoss coin tayo. Oh. Heads or tails. Mm. Kapag nanalo ka, mananalo ka ng 1,000. Mm. Pag natalo ka, wala kang panalo. Okay. Yun yung game number one. Mm. Yung game number two, bibigay ko to sa yung 1,000. Mm. Magtotoss coin tayo. Mm. Pag nanalo ka, You'll keep the 1,000. Mm. Pero pag natalo ka, isosoli mo sa akin yung 1,000. Okay. Mm. Alin doon sa dalawang game yung lalaruin mo? Yung game 1 o yung game 2? Yung totoo. Oo, yung totoo. Neutral. Pero ano yung neutral. Naging bugso nung damdamin mo? Neutral kasi pareho namang 50-50 chance. Pero parang between the two, parang mas gusto kong laruin yung una. Yung game 1. Oo, yung game 1. Bakit? Kasi yung game 2, parang inisip ko pa lang, parang masakit kung kasi binigay ko na sa iyo yung pera. Para masakit. Pag natalo ka, ibabalik mo sa akin yung pera. So kumbaga, parang neutral ako na kahit ano laruin, pero kumbaga between the two, para mas masakit kapag nilaro ko yung game 2. Oh. So between the two games, pareho lang yung probabilities. Yes. Pareho din yung result. Kapag nanalo ka, you end up with 1,000. Yes. Pag natalo ka, wala kang panalo. Yes, saka toss coin eh. So 50-50 yung chance. Oo. Pero mas gusto mo yung 1 kasi dun sa 1 pag nanalo ka bibigyan kita ng 1,000. Unlike actually it's more of sa number 2 kasi may 1,000 na ako pag natalo ako isasoli mo sa akin. Diba? Yun. So yun yung simple explanation ng loss aversion na ang tao or as a cognitive bias you could say no ayaw natin ng nawawalan. Kaya nga aversion eh parang applicable ba sa love life to? Lahat naman sa lahat ng bagay no? Masakit nang nawawalan tayo. Pero kasi imaginein mo yung joy ng mananalo ka ng 1,000 yung pagtanggap mo ng 1,000. Syempre merong positive feeling yon, di ba? Oo, merong nadagdag sa akin may additive property. Yung pag natalo ka do sa game 2 isosoli mo sa akin yung 1,000. Merong negative feeling yon, di ba? Parang feeling ko nabawasan ako. Oo. If we are going to be neutral about it, same yung magnitude nung gain or loss mo, 1,000 pesos. Mm. Di ba? Mm, pero, din. yung negative feeling of losing 1,000, greater siya yung magnitude nung feeling versus dun sa feeling na mananalo ka ng 1,000. Mas masakit siya. Oo. Mas masakit mawalan. Oo. Kumbaga, yung positive feeling mo, sabihin na natin na 5 stars yun. Mm. Pero pag yung negative feeling, Mga 10 stars, no? Magnitude. So, by nature, ang tao, ayaw niya nang nawawalan. So, yun yung loss aversion. Pero, meron kasi siyang effect pagdating sa personal finance and investing. Ano naman ang minsan, effect niyan? Nagiging ano siya, negative siya yung effect niya pagdating sa mamanage yung pera natin or pagdating sa lalo na sa pag-i-invest. Okay. So paano? So ang madalas kong ma-observe, mayroon akong kaibigan, meron siyang pera. Tinanong ko, kailan mo gagamitin yan? Ay, wala, iniipon ko yan. Siguro pang retirement ko na yan, no? So sabi ko, ayan, di maganda yan ilagay sa stock market. Tama naman, di ba? Tama, retirement, long term. Pero, natatakot siya na mag-invest sa stock market. Bakit? Gusto niya sa time deposit lang daw. Kasi sa stock market, merong potential na mag
paper losses siya, mag-negative. Oo, kasi, malugi. Oo. Mm-hmm. And pag nakikita niya yung stock market portfolio niya na negative, puro pula, parang ano ka nun eh, parang natatalo ka nun. Although hindi pa realize yung gain, may psychological effect na losses, no? Negative, pula. Versus yung time deposit niya, every month, every year, palaki lang ng palaki. So mas preferred ko yon kasi kahit na maliit lang yung gain niya, at least positive pa rin siya. Kasi ang sakit no, nakikita ko na. Kumbaga hindi ako nasusugatan. Ano pang isang example ng loss aversion? Sa trading kaya, mayroon bang loss aversion sa trading? Mga, may video pala tayo about mga chupit-chupit. Mga Pinoy stock markets Pakihanap na lang dyan mga ka-arki. So, sa trading, naisip ko, minsan may loss aversion din. Yung halimbawa eh, lugi na nga, tapos super hindi na maganda yung financials or super, you know, all of the indicators are really hindi maganda, hindi pa rin nagka-cut loss. Takot mag-cut loss kasi masakit nga i-realize yung losses ng trade. Oo, talagang kapit lang, di ba? Nag-negative 10%. Oo. Hindi, aakit pa yan. Kasi masakit yun eh, 10% ng ano ng capital. Oo, laban pa. Tapos nakita mo na volume, humingi Tapos negative 15% na, negative 20%. Tapos yung financials, hindi maganda yung financials, yung data, yung wala na, aakit pa yan. Sayang, di ba? Diba? So, pinairal mo yung loss aversion mo na hindi ka nag-cut loss at negative 10%. Ang ending, mas malaki yung nawala sa'yo, negative 20. And yung iba talaga na ayaw mag-realize ng losses, wala na. Ang tawag doon, ipit na. Pinaipit na nila yung pera nila doon. Kasi, if you think about it, yes, nag-negative 10% ka na loss, pero nakuha mo ulit yung pera mo. And yung pera na yon pwede mo ngayon siyang gamitin pan-trade sa ibang company na baka doon ka kumita ng pera. You can transfer to a faster horse. Yes. Eh, since ayaw mo i-realize yung negative 10% mo, pinaipit mo yung sarili mo ron. Mas nabaon ka sa hukay. Wala kang mabiling iba kasi nakatali doon yung, nakaipit doon yung pera mo. Mas baon ka sa hukay. And umaasa ka ngayon na umakyat siya. And sabi nga nung mga stock market traders sa friends ko, hope is not a strategy in the stock market. Sigarilyo lang yun. Paano naman natin mamamanage yung loss aversion? Of course, behavioral to, no? So, meron bang sistema or strategy para at least, no, mamanage natin yung loss aversion na to? Ang sa akin, kailangan meron kang clear na goal. Okay. Ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve? Mm-mm. And then, with that goal in mind, gawa ka ng financial plan. Mm-mm. Kasi, whatever you do pagdating sa mga everyday, weekly, or monthly decisions mo pagdating sa money management mo, meron kang plan na sinusunod, and then you can always check kung are you still in course with your goal. So, anong ibig sabihin? Yung may mga tao kasi na gusto nila, lagi silang positive sa trades. Diba? You can never do that, na laging panalo yung trade mo. Walang ganun. Oo. Pero kasi, ano ba yung goal mo? Bakit ka nagtitrade? It's to make money na at the end of the month, positive ka. Yes. So, which means, may mga trades na talo, dapat okay lang yon. Kasi ang goal ko is kumita. Then, I will find another trade na mababawi. Mababawi, di ba? Naalala ko, no, meron akong kaibigan. In the middle of the, ano, of the pandemic, yung sarado lahat. Tumawag sa akin, eh, lugi daw siya, no, pula yung portfolio. And then I asked him, sabi ko, para saan ba tong portfolio na to? Sabi niya, wala lang. And in financial planning, and you know, in our practice talaga, hindi pwedeng sagot yung wala lang sa investing. Walang ganun. So sabi ko, hindi pwedeng wala lang. Sabi ko. So, and knowing him, meron siyang anak na 3-year-old at that time. Sabi ko, oh, I understand. Meron kang daughter dyan. A very adorable daughter, 3-year-old. Sabi ko, what if itong portfolio mo na to na pinoproblema mong lugi ka at iniisip mong mag-cut loss, eh what if i-earmark mo to pang college niya, college funding, no, college education. Eh mga 15 years pa yon, syempre 3, 18, 15, 'di ba? 15 years, sabi niya. Ah, pwede, sabi nga. Okay. So kung pang college niya to, anong tingin mo na gagawin mo ngayon? So binalik ko yung tanong. Oo, dinatigilan, sabi. Ah, okay, sige. So long-term investment naman pala. So kumbaga, yung sinasabi mo na dapat klaro ka, then mas naging klaro sa kanya kumpara sa investing. So yung loss aversion niya,
na-avert. So hindi na siya nag-cut loss. Ano pa siya? Buy and hold in long term. Tama. So, maganda talaga na meron tayong dalawa, no? Long term and bigger or wider perspective. Hindi lang tayo nakafocus dun sa mga maliliit na mga details ng ginagawa natin. Kasi katulad niyan, masyado siya nakafocus dun sa negative number nung hawak niya ng stock. Nami-miss niya yung bigger picture. Yes. Na ito yung buong portfolio ko eh. Ang mas importante kung may return ba yung buong portfolio ko. Hindi na ganun ka-importante yung isa o dalawang stock na negative. Diba? Kumbaga dapat as a whole, no, up ka pa rin. Oo. And a lot of people, no, actually in the middle of the pandemic, ay din, lugi din, tapos nagka-cut loss or na-anxious, at least na-anxious, no. Well, ang parati ko na lang sinasabi yan, yun nga, kung klaro ka na, halimbawa, pang-retirement naman yung pera mo, 20, 30 years from now, di ba? Eh, what's 1 or 2 years of recession? Mm-hmm. Eh, kung meron ka pa namang 30 years down the road. Tama. Diba? So, yun din. And I think sa loss aversion, makakatulong din kapag ka meron kang discipline, no, in terms of trading. Mm-hmm. So, yung nabanggit mo kanina, nag-negative 10%, hindi nag-cut loss. So, dapat, klaro ka din, meron ka ding... May set na rule ka na na. Hanggang 10% lang ang, ang cut loss natin. Kasi, kumbaga, if you're in the middle of everything, talagang... May emotion. Ay, may emotions. Talagang, madidiscredit ka ng emotions mo. So, I think that setting a system, whether cut loss, or meron ka lang X percentage na gain, no, would that naman temper your greed naman. So kumbaga meron ka lang system, because that system kumbaga parang ano siya eh, parang trend, no, na ayun lang, meron ka parang railing na it keeps you on track. Yes, you know? Literally and figuratively speaking, that system na meron kang cut loss and yung target price, yun yung system mo to keep you on track. Para pag nagtitake over yung emotions of the market, meron kang parang ganun. Anchor na ito, wag ako masyadong mag-overthink. Yes. Sundan ko tong sistema na sinet ko for myself. Yes, so ganun lang. Siguro, last ko na tip pagdating sa loss aversion is mag-diversify ng investments. Kasi that's one of the way we can manage our risk, di ba? Na hindi exposed yung pera ko sa isang klaseng investment lang. So, when you are diversified, again, kung yung isang investment mo, kumari yung stocks mo, bumababa, pero kung meron kang investment sa bonds or sa real estate, or may investment ka offshore outside of the Philippines, halimbawa, no, then as a whole, no, eh may hila pa din. Diba? Baka bawi pa. Pwede. Diba? Baka bawi pa. Tsaka yun nga, kung lahat nasa stock market, pag bumaba yung local stock market, nakakakaba talaga yon. So para hindi ganun kalaki yung emotional impact ng loss aversion, i-diversify mo yung investments mo para pag may isang market or isang type of security na bumababa, hindi ka masyadong ma-anxious dahil makikita mo naman yung iba kong mga investment, okay. So, less yung anxiety, yung stress, yung emotional impact of seeing a negative number in your portfolio. Kumbaga, parang pagluluto, no? Di ba? Pag nagigisa ka ng bawang, kung marami kang bawang, okay lang masunog mga isa, dalawa. Eh, marami naman yung bawang eh. So, tama. All in all, okay pa rin. Yes, tama naman. Tama naman. Yun. So, yun ang marami, ating ang loss aversion ng ating video for today. So, if you like this video, please give it a thumbs up. Ayan. At least, share nyo. Share nyo sa mga friends, romance, and countrymen. And if you like this video, please subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell if you wanna know kung meron tayong bagong video. So, yun na po. Alright. So, kita-kita ulit tayo sa next video natin. Madilim na. Paalam. Bye-bye.